Kamusta mga chong? Nandito na naman tayo para sa PBA Updates! Ginebra Coach Team Cone may matinding sinabi sa paparating na quarter finals at Magnolia Hotshots natalo pero handa pa rin sa quarter finals. At matinding balita para kay Scotty Thompson ngayong paparating na PBA Playoffs. Pag-uusapan natin yan mga chong. Pero bago yan, please subscribe at hit mo na rin ang bell at pa-support na rin ng ating Facebook page, The Ballers PH, para updated ka! Ginebra Coach Team Cone may matinding sinabi sa paparating na quarterfinals. Ito ang si Coach Team Cone mga chong ay naniniwalang ang kanyang kupunan na barangay Ginebra ay palag-palag pa rin sa paparating na quarterfinals kahit pa nahaharap sila ngayon sa kakulangan ng players dahil sa pagkaka-injury ng kanilang mga key players. Matapos ngang talunin ng Barangay Ginebra last Sunday, ang rain or shine ni Last of Painters ay nabunutan nga ng tinik si Coach Team dahil magandang sign nga ang pagkakapanalo na yan ng Barangay Ginebra na madadanan nila sa paparating na PBA Playoffs. Dagdag pa ni Coach Team Cone ay magiging mahirap daw para sa kanila ang paparating na quarterfinals. Kinakailangan nga nilang talunin ng dalawang beses ang katapat nilang kupunan pero wala nga daw imposible sa laro. Para sa akin mga chong ay mayroong matinding adjustment itong si Coach Team Cone ngayong quarterfinals. Dahil alam naman nating lahat mga chong na ibang-iba ang laro ng Barangay Ginebra sa tuwing pagsapit ng PBA Playoffs. Mas lalo nga silang lumalakas. Kaya tingnan na lang natin sa paparating nilang laro kung sino ang makakalaban nilang kupunan at kung magagawa nga ba nilang maka-advance sa semi-finals. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Magnolia Hotshots natalo pero handa pa rin sa quarterfinals. Ito nga Magnolia Hotshots mga chong na top seeding team ay nagawang patumbahin ng pinaka nangungulelat ngayong Governor's Cup na Blackwater Bossing. Dahil dyan ay natapos na nga ang matagal ng losing streak ng Blackwater Bossing at para na rin silang nagkampyon sa sobrang saya. Pero kahit na natalo ang Magnolia Hotshots ay looking forward nga sila sa paparating na quarterfinals dahil magbabalik na nga itong kanilang energy guy na si Calvin Abueva. Ayon nga sa ating mga trusted source ay kumpirmado na ngang makakapaglaro itong si Calvin Abueva sa darating na quarterfinals. Hindi nga lang ito pinaglaro kontra Blackwater Bossing para na rin masigurong healthy at ready ito sa paparating na PBA Playoffs. Magandang balita nga yan para sa mga manok dahil napakalaki nga ng impact nitong si Calvin Abueva sa kanilang kupunan dahil sa pagiging hassle player nito. Kaya i-expect natin mga chong na mas matinding Magnolia Hotshots ang makikita natin sa PBA Playoffs. Ang tanong, makaka-apekto nga ba sa Magnolia Hotshots ang pagkakatalo nila kontra Blackwater Elite? Para sa akin mga chong, ay non-bearing naman ang laban na yan, kaya walang dapat ikabahala ang madaming Magnolia Hotshots fans. Ang kaso nga lang, ay ang ego nga ng mga players ng Magnolia Hotshots ang nasaktan dahil Blackwater Elite pa ang nakatalo sa kanila. Pero, pwede nga mas lalong mamotivate pa ang mga manok dahil sa pagkakatalo na yan. Dahil kahit sila ang nangunguna at nagdodomina ngayong conference, ay bilog pa rin ang bola at hindi dapat sila magpakakampante. Kaya, tignan na lang natin sa mga susunod na araw kung anong adjustment ang gagawin ng Magnolia Hotshots sa paparating na quarterfinals. At dito naman tayo sa isa pa nating balita. Matinding balita para kay Scotty Thompson ngayong paparating na quarterfinals. Ito ang Barangay Ginebra mga chong, ang pinaka nanganganib sa paparating na quarterfinals dahil mayroon nga silang twice to beat disadvantage na magpapahirap sa kanila na madepensahan ang kanilang Governor's Cup title. Lalo pat hanggang sa ngayon ay napakadami pa nga rin nilang injured players at ang pinaka-aasahan sana nila pagdating sa playoffs na si Stanley Pringle ay hindi pa rin sigurado na makakabalik sa kanilang kupunan. Kaya naman, dadaan nga sa butas ng karayom ang kupunan ni Coach Team Cone sa paparating na quarterfinals. Sa ngayon nga mga chong, ay todo na ang paghahandang ginagawa ngayon ng Barangay Ginebra para sa pag-asang makalusot
sa quarterfinals at pumwersa ng do or die game sa makakalaban nila Koponan. Pero ngayon nga na hindi pa rin sigurado na makakapaglaro itong kanilang scoring machine na si Stanley Pringle, ay meron niyang isang player si Coach Tim ang pinaka nakikitaan ito ng potensyal na bumago ng tempo ng laro. At yan nga ay walang iba kundi itong kanilang all-around player at nagsisilbing energy guy ng kanilang Koponan na si Scottie Thompson. Ito nga si Scottie Thompson mga chong ay napakaganda at consistent ang ipinapakitang performance sa kanakalipas na elimination round kung saan ay nag-average pa nga ito ng 12.8 points per game, 10 rebounds at 9.8 assists per game. Kaya naman, naniniwala ako mga chong na isa itong si Scottie Thompson sa pinakaasahan ngayon ng kanyang Koponan. Ayon nga sa ating mga trusted source ay sa ngayon nga daw ay ine-evaluate pa ng Ginebra Management at coaching staff ang lagay ni Stanley Pringle. Malaki nga daw ang chance na hindi na ito ipipilit pa ni Coach Tim. At ito nga si Scottie Thompson ang pinakaaasahan nila ngayong hindi pa rin makakapaglaro si Stanley Pringle. Ang tanong, kakayanin nga ba nitong si Scottie Thompson ang trabahong iniwan ni Stanley Pringle? Kung titingnan nga natin ang performance nitong si Scottie Thompson sa kanilang mga nakalipas na laro, ay kaya naman itong mapunan ang pagkukulang ng kanilang Koponan. Hindi man kagaya ni Stanley Pringle, ay malaki pa din ang naiko-contribute nitong si Scottie Thompson, especially pagdating sa rebounding department. Sa ngayon nga mga chong, ay unti-unti nang muling nailalabas ni Scottie Thompson ang kanyang pagiging offensive-minded ngayong wala si Stanley Pringle. Matagal-tagal na nga din nating hindi nakikita ang opensa ni Scottie Thompson at unti-unti na nga yan nailalabas sa kanilang mga nakalipas na laro kung saan ay halos every game ay nakakapagtalapa ito ng triple-double performance na nakikitang pag-asa ngayon ni Coach Tim Cohn. Maganda nga ang naiko-contribute nitong si Scottie Thompson dahil mas may laya na nga itong pumuntos at balik na sa dating triangle offense ang Barangay Ginebra na umiikot talaga ang bola na bagay na bagay sa playing style ng nasabing gwardya dahil mahilig ngang mag-cut itong si Scottie Thompson. Para sa akin mga chong, ay hindi madaling trabaho ang ibinigay ni Coach Tim dito sa kanyang gwardya. Pero naniniwala ako na kakayanin niya ni Scottie Thompson ngayon pa na maganda at unti-unti na nitong nailalabas ang kanyang full potential as a player. Kinakailangan nga lang nito ng tulong galing sa kanyang mga teammates. Dahil kahit gaano pa kaganda ang ipakitang performance ni Scottie Thompson, mag triple-double man ito, pero kung walang tulong galing sa kanyang mga teammates, ay mahihirapan talaga silang makakuha ng panalo. Sa ngayon, ay ang mga po pwedeng makatulong kay Scottie Thompson ay itong kanilang resident import na si Justin Brownlee. Pero hindi nga sasapat yan kung dalawa lang silang kikilos sa Barangay Ginebra. Dahil total teamwork nga ang kinakailangan para malampasan nila ang twice to beat disadvantage sa paparating na quarterfinals. Ano sa tingin nyo mga chong? Kakayanin nga ba ni Scottie Thompson ang trabahong ibinigay sa kanya ni Coach Tim Cohn? O mapapaaga ang kanilang bakasyon gaya Last All Filipino Conference? I-comment mo lang dyan sa iba ba at babasahin natin yan. At yan lang muna ang balitang PB natin mga chong. Huwag kalimutang mag-like, comment and subscribe at pa-support na rin ng ating Facebook page, The Ballers PH, para updated ka sa mga PBA updates natin. At hanggang dito na lang, hanggang sa muli mga chong. Sa tapat!